Number 5. At ayan, YS6. Isa daw po itong classic na MMORPG. Ang itsura ng graphics, ang background music, mukhang ang siyang classic. Warrior. Ay shit. Sayang naman hindi siya babae at lalaki, so kada class ay may tigdalawang mga advanced class. So ito naman yung mage, Ice and Fire. Grand Priest, at pinakahuli itong assassin. Fixed gender and no customization mga lodi. So ayan. Ano ba? So ayo. Ayan, so ayan na nga, wala siyang ikot-ikot at zoom lang ang meron sa kanya. Nang umpisa ay tuwang-tuwa ako, nagpipindot-pindot ako kasi wala siyang auto-attack. Putang ina. Ayan, pinindot natin sa kapwa. Aming napansin mahilig sila sa mga cards. Sa mga skills niya parang sakto lang, pero ang nakapagpataas sa akin ng kilay dito ay may ultimate skill sila dito. At ang cute tumatalbog-talbog. Level 29, pwede na po mang PK. So ano mga lodi, maganda po ba ito? No. Kanto. Wash, wash, wash. Number 4. Ay shit, bakit naging patayo? Kalma lang dogs, gagawin natin yung landscape. Itong portrait kasi ang original nito at ginamitan ko lang nitong screen orientation. Wow. Pili lang tayo ng character. So ayan, Ranger. Shadow Hunter. So ganito po yung gameplay niya pagka portrait. So dito na lang tayo sa landscape. Ang cute, mayroon sila nitong dragon na mount. So ganyan po siya, auto-auto ang lahat. Tapos yung VIP daw po niya ay not available. Wow, pati yung VIP nahihiya ng magpakita. Oh, fuck. So ganito ang itsura ng isang portrait na MMORPG na ginawa mong landscape. So yung mga pindutan nito ay medyo lumiit po. Medyo maganda naman yung kanyang graphics, ayun nga lang puro auto siya. At ito ang lalabas pag pinindot natin sa ibang player. Number 3. At ayan, Free Origin. Isang uri ng Ragnarok gameplay na MMORPG. Ang bigat naman pala nito dogs. At ayan, same lang sa Ragnarok na babae lalaki muna. So may zoom in and ikot-ikot ito mga lodi, 3D MMORPG. So ayan. At may character customization siya mga lodi. Sinasabi ng karamihan na iba daw ang gameplay nito sa original na Ragnarok, kumbaga parang nakaskin lang daw ito ng Ragnarok. Matapos ang ilang usap-usap sa mga NPC ay ayan, makakapaili na tayo ng job, so parehas lang din sa Ragnarok. So dito, anim na mga class. Bibigyan tayo ng ganitong gameplay. So ito yung second job nila. So mga level 40 pa siya makukuha. Number 2. So ayan na nga, Dark Eden M. At ayan, may mga ilang server din siya. Ayan, at may PK channel po dito. Mukhang exciting ang laro na ito. Tara, laro na. Ay shit, ano ito? Ay oo nga pala, Wemex game pala ito. So isa itong play to earn mga lodi. Grabe exciting ang laro na ito. Ayan, may Slayer at Vampire. So itong group ng Slayer ang kukunin natin.
Wow, ayan, ang ganda naman gumagalaw yung background ng mga characters. So may apat na mga classes dito. Ang ganda talaga ng graphics nito, wala kong masabi kahit fixed gender lang dito at wala ng character customization. So ito na guys. Teka, bakit ganito? Parang may ano. Yung graphics, tang inang yan. Parang gusto ko magbitaw ng masasamang mga words. So kung sa gameplay medyo hindi kanya mapapaligaya, wala siyang zoom at fixed screen lang ito. Medyo mahirap din makontrol. Okay lang yan, mami, at least mayroon ka namang motor dito. Ayan, ang mahalaga naman dito ay yung play to earn ito. At yan naman ang habol ng karamihan dito. So ang token nito, mga lodi, ay itong Debco. Ayan. So nasa Wemex, mga lodi, yung token at yung laro nila. So legit po ito talaga. Hindi mo man gusto ang gameplay, ay maaari ka namang kumita. So kailangan mo lang naman ng mga at least 130k na refinement para lang sa isang Debco. So ayan, happy earnings dito, mga lodi. At ayun na nga. Yung gameplay lang talaga, tang ina. Number 1. At ayan, Araka. Ang pinakamagandang MMORPG sa listahan natin. Ibig kong sabihin ay yung graphics. Ay sus, baka sa character selection lang maganda ang graphics niyan. So ayan, Shadow Dancer, Berserker. Wow, ito yung Mage. And last, itong Paladin. Tanda, Ignition, kahit anong klaseng position kaya May magandang character customization po sa wakas. Okay, sige, may magandang graphics nga pala talaga siya. Matingkad sa mga mata yung graphics niya. So doon tayo palagi sa quality first. May PK po dito. At ganito po pag pinindot natin sa kapwa. May lumilipad na mount tayo, itong White Horse with Wings. Tap here to continue the quest. At ang malupit dito ay may aerial combat dito. Masaya ito, pwede makipagbakbakan sa itaas.